Welcome back sa aking channel, mga katropa. May kasabihan, ika nga, na ang sundalo ay nakasunod na sa kanya si kamatayan. Kumbagay, nasa hukay na ang isa nilang paa. May katotohanan man yan o wala, ay hindi natin masasabi. Alam natin na ang trabaho ng sundalo ay napakadelikado at hindi mo rin masabi kung sa pag-alis nila sa kanilang bahay o pamilya ay makakabalik pa ba sila ng buhay. Kaya kailangan tanggapin ang realidad. Yan ang buhay ng sundalo. Lumalaban para sa bayan, handang itaya ang kanilang buhay para sa kapayapaan at katahimikan. Kaya kung oras mo na ay oras mo na, basta magtiwala ka sa Diyos at manalangin. Pero kung kaloob na ng Panginoon ay wala na tayong magagawa pa. Kaya panoorin natin ang kwento ng magiting na sundalong ito. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ang kwentong ganito ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong kwento na i-upload. Si Captain Robert Edward Lucero ay isang opisyal ng Philippine Army at isa sa tumanggap ng Posthumous Award, ang pinakamataas na parangal sa hukbong sandatahan ng Pilipinas para sa katapangan at kagitingan, ang Medal for Valor. Siya ay nagtapos sa Philippine Military Academy, class of 1987, at miyembro ng elite unit ng kasundaluhan na kilala bilang Scout Ranger o Musang, na bihasa sa jungle warfare, tracking operation, lalo na sa mga paghahanap sa mga kalaban na nagtatago sa kabundukan. April 7, 1996, habang nagsisilbing commanding officer si Captain Robert Edward Lucero ng 6th Scout Ranger Company, 4th Scout Ranger Regiment, Philippine Army, na nakadeploy sa Carmen, North Cotabato. Nang tinawagan ang kanyang unit na mag-reinforce sa tropa ng 60 Infantry Battalion ng Philippine Army na nagbabantay sa isang proyektong irigasyon ng gobyerno ng Malitubog Maridagaw sa Carmen, North Cotabato sa paligid ng Barangay Sinepetan, Carmen noong April 7, 1996 nang ang pwersa ng gobyerno ay inatake noon ng humigit kumulang 400 rebelde sa 9 na oras na engkwentro. Tumawag ng reinforcement ang napapalabang mga tropa ng 60 Infantry Battalion dahil marami na sa kanilang tauhan ang mga nasugatan na. Pagkarinig ni Captain Lucero ang tawag mula sa tropa ng 60 Infantry Battalion, hindi agad nagdalawang isip pang opisyal ay kaagad na pinangunahan ang 2 platoon ng mga Rangers sa lugar na kung saan nagaganap ang labanan. Alam niya na lamang sa dami ang mga rebelde at nasa mataas na posisyon sila at mas malalakas ang kanilang maarmas. At sa kabila ng kakulangan ng kanyang tropa ng malalakas na armas at ng artillery support fire dahil sa hirap at napakadelikado ng kanilang lokasyon at sinasabayan pa ng masungit na panahon. Gayunpaman, umabante sila sa posisyon sa mga kalaban at marahas na nakikipagsabayan sila sa kanila habang dinidirekta niya ang kanyang mga tropa na dikitan at okupahan ang posisyon ng makalaban na kanilang makukuha. Hindi alintana ni Captain Lucero ang mga malalakas at dami ng putok ng machine gun at mortar fire na nagmumula sa kalaban. Matapang siyang nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban sa close range na labanan. Pinangunahan din niya ang kanyang matauhan at nakipagpalitan sila habang sila ay umaabante sa mga kalaban na nagpapaputok din sa kanila. Hindi na inalintanan ni Captain Lucero ang kanyang personal na kaligtasan. Basta nakapokus na sila sa mga kalaban, mabilis niyang sinalakay ang pinakabulto ng posisyon ng mga kalaban ng sunod-sunod na putok upang mabawasan ang presyo sa kanyang iba pang mga platoon mula sa matikabong putok mula sa mga kalaban. Nailigtas niya ang kanyang mga tauhan mula sa napipinto nilang pagkaubos mula sa mga malalakas na kalaban
at pinangunahan din niya ang kanyang matauhan na i-counter ang mga pagmaneuver ng mga kalaban na determinadong palibutan ang kanilang posisyon. Ipinakita ni Captain Lucero ang kanyang lubos na katatagan at pinapanatili niya ang kontrol at focus sa kainitan ng putukan na ikinatulala ng kanyang mga tauhan at pansamantalang naitaboy ang pag-atake sa kanila ng mga kalaban. Sa gitna ng matinding palitan ng putok, isang sniper ang umasinta sa kanya at tinamaan siya sa kanyang ulo. Naging kritikal para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matinding tama at pagkaubos ng kanyang lakas, pinilit pa rin niyang kunin ang radyo para matawagan ang kanyang mga platoon leaders at sinabihan ng kanyang matauhan na mag-hold the line kahit paanong mangyari. Nagpupumilit pa rin si Captain Lucero na makapagpaputok sa kabila ng kanyang tama at nagawa pa rin niya makapaghagis ng isang granada sa mga kalaban na nagpapatuloy sa kanilang pag-abante. Napansin din niya kung saan nakaposisyon ang mga sniper ng kalaban at mga pwesto ng machine gun at inutusan ang dalawang team na salakayin sila at agad na sinunod ng kanyang matauhan ang utos ng kanilang sugatang opisyal. Dahil sa ipinakitang pamumuno, tibay at tapang, at panghuli ay ang pagsasakripisyo sa sarili nito, ay naging inspirasyon para sa kanyang matauhan na nagpatuloy sa mabangis na pakikipaglaban habang hinihintay nila ang pagdating ng helicopter gunship at artillery support fire. Kasunod nito, ang sugatang si Captain Edward Lucero ay nag-collapse na at hindi na nila na-revive at tuluyan na itong pumanaw. Ang kanyang huling kabayanihan na pinanindigan at ng kanyang matauhan ay lumaban ng sabayan sa mga kalaban hanggang sa napilitang umatras ang mga kalaban at nag-iwan ng 29 na kaswaltis kasama doon ang isang komander ng mga rebelde. Sa pamamagitan ng natatangin niyang pamumuno at katapangan, ipinakita ni Captain Edward Lucero ang kanyang sarili sa pakikipaglaban, alinsunod sa pinakamagandang tradisyon ng mga sundalong Pilipino. Para sa mga kilos na ipinakita, lakas at tibay ng loob, galantry at katatagan sa peligro ng kanyang buhay, sa itaas at lampas sa tawag ng tungkulin, iginawad kay Captain Robert Edward Lucero ang Posthumous Award, ang pinakamataas na parangal sa hukbong sandatahan ng Pilipinas para sa katapangan at kagitingan, ang Medal for Valor. Ikaw, ano ang masasabi mo sa katapangan at tibay ng ating mga sundalo? Napakahirap ang pinagdadaanan nila, lalo na kung nasa labanan na sila. Hindi natin alam kung makakauwi pa silang buhay sa kanilang naghihintay na pamilya, kaya nararapat lamang na saluduhan natin sila. I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. Hanggang dito na lang ang ating maaksyong kwento at muli hanggang sa susunod pa nating video.